Hello. Hi. Yes, magandang umaga po mga kaitlog. And once again, this is Julia Barbieto. Another vlog na naman po ang gagawin natin today. The time now is about like 9 a.m. Yan, umagang umaga at hinihintay ko po na dumating yung magkakabit ng internet connection namin. Palakpakan! Yes, magkakaroon na po kami ng internet connection guys para sa inyo to, para mas mapabilis po yung pag-upload ko ng videos ko sa YouTube channel ko. So kung ikaw na nanonood ay hindi pa nakapag-subscribe, hit the subscribe button now and hit the bell button para ma-notify ka sa lahat ng mga videos na paparating sa aking channel. Yes guys, good morning. So syempre for today's vlog, meron tayong konting pag-uusapan na napaka-importante sa lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na sa ating ladies and gentlemen, and of course, in between. Ayan, yung mga nasa gitna, yung mga tinatawag na LGBTQI++++ community. Diba? Napakakulay. But then again, this is the world. The world of change. The world of diversity. And that's uncontrollable. Hindi po natin yan nakokontrol. LGBTQI+ community will definitely exist. So yun nga po guys. LGBTQIA+, I think. Yan po yung tamang term. So what is LGBTQIA+? So L for lesbian, G for gay, B for bisexual, T for transgender, Q for queer, I for intersex, and A for asexual. At may mga plus pang padarating in the future. Because dati naman, meron lang tayong dalawang klase ng tao. That's a man and a woman. Pero ngayon, since diverse na po yung community natin at napakakulay, we already have this what we call LGBTQIA++. Kasi, ang human diversity is something that we are not able to control, na hindi katanggap-tanggap para sa mga taong straight, yung mga hindi nakaranas ng gender dysphoria kagaya ko. Hindi nila matanggap na meron pang something in between sa human creation, kasi nakalaad daw sa Biblia that there is only a man and a woman. Which is tama. Nakalagay po exactly sa Bible na meron lang man and a woman na create ni God. So ganito po yung explanation niya. Napakasimple ba? Ginagawa niyong komplikado eh. Ganito kasi yan. Ang Bible, hindi lahat ng nakalahat dun, kumpleto. Sinabi ba sa Biblia na may tanghali nung ginawa ng Diyos ang araw at gabi? Hindi, di ba? Sinabi ba niya na may madaling araw nung ginawa niya ang gabi at araw? Hindi, di ba? Ganun lang din kasimple, when God created a man and a woman, hindi niya sinabing magkakaroon ng LGBTQIA+. Ganun lang din. Yung kapeng barako, kung magtitimpla ka ng kape, kapeng barako yan, purong-puro. Pag nilagyan mo ng coffee mate, nagkakulay, mas naging nasarapan ka. And that's another form of diversity. Diba? Yung pagkakaiba-iba. Yung human differences natin. Yun lang yun. Gawin yung simple. Intindihin nyo. Itatak sa kukote. Ganun. So yeah, alam ko maraming nanonood ngayon na hindi pa rin nakakaintindi. At kahit na paulit-ulit namin ipaintindi sa inyo, hindi nyo pa rin naiintindihan. Simple lang yan.
May mga bagay-bagay tayong hindi natin naiintindihan dahil sapagkat datapwa. Hindi talaga natin maiintindihan dahil walang kasagutan yan. May mga tanong na walang sagot at ang dapat lang natin gawin ay tanggapin mula sa kaibuturan ng ating puso. Because at the end of the day, kahit ano ka man, kahit sino ka man, kahit anong nilikha ka man, you are still a human being. So the main purpose of this blog, guys, is not to identify kung ano ka at kung sino ka, whether you're a part of the straight community or LGBTQIA+ community. Ang purpose po ng blog na ito is to let you know yung ipinaglalaban namin as part of the LGBT community on bakit, kung bakit, kailangang ipasa ang SOGI bill. Bakit nga ba? So let's define SOGI. What is SOGI? That is what we call sexual orientation and gender identity and expression. So yung sexual orientation na yan, yan yung ano mo, yung yung sexual orientation mo. Kumbaga, yan doon mo ina-identify yung pagka-attract mo sa ibang tao. So say for example, bisexual ka, na-attract ka sa kapwa mo lalaki. That's what we call sexual orientation. For gender identity naman, doon mo ina-identify yung sarili mo kung ano ka. Kung lesbian ka ba, kung gay ka ba, kung trans woman ka ba, kung lalaki ka, feeling mo babae ka, you're a trans woman. Yun yung tinatawag na gender identity. Now, bakit merong equality bill? Kasi noong araw, noong unang panahon, hindi pa diverse yung community natin. There was just like this man and a woman. Na hindi natin alam na meron na pa ng mga LGBT. Pero hindi nga lang siya obvious. Kasi we are parang naniniwala tayo that what the Bible says. Naniniwala tayo na there is only man and a woman. So yung mga taong yun, they are hiding from their cocoon. They are hiding inside the cabinet kung saan sila nagtatago. Because they are afraid to be judged by the people. Pero since this is a diverse community na, we are already in a millennial world, siguro naman it's about time to go out and let the people know our existence. And let you know, guys, that we are uncontrollable. We definitely exist in this world that no one could ever control kahit ano pang gawin nyo. Now, hindi po namin nilalabanan ang Biblia. Hindi po namin kine-question kung ano ang nakalagay doon. So be it, we respect that. Ang ipinaglalaban po namin dito ay ang aming karapatang pantao. Yes, karapatang pantao. Lahat tayo nilikha sa mundo bilang tao, no matter what our gender identity differences are. Meron tayong kanya-kanyang karapatan. Hindi po namin inaapakan ang karapatan ng lalaki at ng babae. Ang gusto lamang po namin is to be recognized and to be respected. Kasi hindi natin mapipigilan, we cannot control, hindi natin mapipigilan na may discrimination pa rin nangyayari. And that is what we wanted to avoid and to protect ourselves from discrimination, from the stigma, sa takot to go out. Kasi hindi yung mapipigilan ang existence namin. So the purpose of SOGI Equality Bill is not to legalize same-sex marriage. So we are still respecting the church and what the Bible says. Ang ipinaglalaban po namin talaga dito is you guys should give us an opportunity no matter what our gender identity or sexual orientation is,
na dapat pantay-pantay yung pagpili ng trabaho, na dapat pantay-pantay yung pagpili ng course na gusto mo kapag mag-aaral ka, without you questioning our ability, without you questioning kung kaya ba namin or hindi. Kung gusto naming mag-police dahil sa cross-dressers kami, you are questioning us. Yun po yung mali. Kung gusto namin ng kunyari maging doktor, you are questioning us. Kasi you actually have inculcated in your minds na parang hindi mo kaya kasi bakla ka. Hindi mo kayang gawin to kasi you have psychological incapacity. Yan po yung sinasabi nila palagi sa amin. Which is so funny kasi marami pong mas matalino na part ng LGBTQI plus community. Whether you like it or not. Hindi nyo po yan makokontrol. Regarding doon sa CR, that's just one of the issues, guys. Kasi, imagine, ako, ang babae ko, ang sexy kong tignan, pak, babaeng babae, papasok ka sa male CR. Will they not gonna laugh at you? Hindi ka ba nila pagtatawanan? Hindi ka ba nila babastusin? What will you feel? So, syempre, ang pipiliin namin, since the gender identity that we wanted is being a woman, we go to a woman CR. Pupunta kami sa ladies' comfort room. Hindi naman kami pupunta doon para mang-rape. We don't want girls kasi babae din kami. Hindi tayo talo. That's just it. So all we need is understanding and acceptance. Yes, we are not fully accepted. We are just being tolerated. Iba po yung acceptance sa tolerance. You have to think of that. Kaya po, ipinaglalaban namin ang SOGI. Hindi po namin gustong apakan yung pagkatao ng ibang tao, yung mga straight, or hindi po namin pina-question kung ano man ang nasa simbahan. Ang gusto lamang po namin is to be respected kung ano man yung desisyon na buhay na gusto namin tahakin. That's it! That's simple! Very simple! We make it complicated! Alam naman po natin na walang perpekto sa mundo. Alam po namin yun. Kasi sinabi sa Biblia, no one is perfect. Kaya nga pumunta si God sa mundo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Now you are questioning our gender identity, our sexual orientation. How about you? Nagja-judge kayo. So pareho lang din po yun. Nakakalungkot man pong isipin. Pero yun po yung totoo. Nakakalungkot man po sa aming part that we are still not fully accepted. Nakaka-experience pa rin po kami ng pambubuli, which is masakit. Alam nyo naman po siguro ang pakiramdam kasi tao kayo and you should consider our feelings as well. Diba? 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 Bakit napagriyawin dito eh? Katun! Sakbay pa ilaing nga, pumudot yung ulo. Charot. Di joke lang guys, but seriously yes, nakakalungkot isipin na marami pa rin sa atin na hindi kami tanggap, marami pa rin sa inyo na hindi kami fully accepted bilang kami. Kasi nga, you can never understand unless you will go in our shoes. Kung kayo po yung nasa kalagayan namin, hinding-hindi nyo ma-feel yan. Pero syempre, kayo tao din nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam minsan ng pag-judge sa ibang tao. Ganun din po yung sa amin. May puso din po kami na nakakaramdam ng discrimination. Kaya yung iba sa amin, natatakot to go out what they feel because they are afraid to be judged. At yan yung problema sa ating society na hindi natin makokontrol. That's human nature. Pero at least man lang, kahit kunting karapatan ang ibigay nyo sa amin, kahit na kunting karapatan lang na makapagpili ng trabaho na gusto naming kunin bilang respeto sa pagiging tao namin at nilalang namin sa mundo, na makapagpili ng kurso na gusto naming kunin kung gusto naming magsundalo, magdoktor, kung gusto naming maging nurse,
without you questioning the way we dress, the way we present ourselves in the society. I think kapag nangyari yun, if you have passed the SOGI bill, government of the Philippines, our country will be so much more colorful and other countries will look forward to you know, na ilulook forward ka bilang isang bansa that you are definitely promoting acceptance and equality. Diba? So, yes, bago ko pulisanin ang apat na sulok ng tabladong ito, I just wanted to let the members of the LGBTQI plus community to stay strong, stay who you are, huwag kang matakot to go out, and if you na nanonood ngayon is still a closet at natatakot kasi may stigma, well, it's time for you to go out and be brave, be strong, and let this feeling inside you go out. Kasi you were born with a purpose. Hindi ka mistake. Hindi ka pagkakamali. Maraming mga tao dyan na nagnanakaw. Maraming mga tao dyan na makikamalala, Iji-Ilocano. But still, it's a sin. But they were forgiven as long as you will ask and seek forgiveness from God. Ganon din tayo, hindi tayo perfect. Just need to go out from your cocoon, go out inside the aparador, and let the people know who you are and be proud of who you are, because you are definitely created that way. No matter you are a lesbian, a gay, bisexual, transgender, transversa, kung ano-ano pa, yung may mga plus-plus dyan, intersexual, asexual, you were born with a purpose. May purpose kung bakit nandyan ka. May purpose kung bakit nilikha ka ng Panginoon. Don't ever say that you are not a creation of God because you are. Hindi ka nandito kung hindi dahil sa Kanya. And how you were conceived by your parents is not a mistake. You are definitely a gift from God. And I... Thank you. Okay, so again, don't forget to subscribe to my channel kapag bago-bago ka pa lang sa akin channel para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. And at the same time, I hope and I pray na sana nabuksan ko ang inyong isipan kahit papano, kahit isang tao lang nabuksan ko ng isipan. That's more than enough for me. That's more than a satisfaction. Because as they say, yung konting bagay, lumalaki yan kapag in-spread mo. Kapag binigyan mo ng full effort. And I think that this effort will definitely not just gonna influence one person, but this one person whom I have influenced will be able to influence other. Parang networking lang yan. So, ayan! Thank you so much, guys! And I...